Wolverines. Hello mga kaibigan, welcome sa Garay TV or Taga Garay YouTube channel, Taga Garay Facebook page, paiba-iba tayo eh. So for this video, samahan nyo ako, magpaparenew tayo ng lisensya. Ayan, hindi ko papakita sa inyo kasi magagalit si YouTube. Ayan, so samahan nyo ako, magpaparenew tayo ng lisensya, na-expired siya last week at nahuli ako. Expired na pala, buti na lang mabait yung police. Kaya magpaparenew tayo ngayon dito sa LTO Santa Maria. Dahil ako po ay nasa garay, siyempre. So ang ating renewhan ay dito po sa district office ng LTO dito sa Santa Maria, Bulacan. Kung ikaw po ay nasa ibang lugar, abahanapin nyo yung district office ng LTO dyan sa lugar nyo. Pero basically, same lang ang procedure. So anong requirement? Kailangan nung exam, nung online exam sa LTVM something, yung website. Tapos kailangan nyo magpa-medical sa accredited na LTO. At kailangan nyo yung dati nyong lisensya. So ganun lang kadali. Tapos pipila ka na. Okay, let's go. Oh, nga pala, bago ko makakalimutan yung mga kasabay ko na hindi pa alam kung ano yung online. Kasi ako hindi ko pa alam eh, nag-google lang ako. So kung hindi nyo pa alam, i-google nyo. At kung hindi nyo pa rin malaman kung paano, gagawa tayo ng isa pang video tungkol dyan sa online-online na yan. Kasi yung online site ng LTO na yan, pwede kang mag-renew na lisensya. Well, nandun yung requirement. Pwede ka rin mag-rehistro ng sasakyan. Nandun din yung requirement. Pero pupunta ka pa rin dun sa office ng LTO. So yun, mamaya, gagawa tayo ng separate video. Kung paano ba gumawa ng account dyan, paano ba mag-exam. Pero good news ha, kung mag-i-exam ka, yung requirement ng LTO driver's license renewal, pag mag-i-exam ka at bumagsak ka, 80% kasi yung passing score, pwede mong i-retake hanggang pumasa ka. So, one to sawa. So, share ko na sa inyo, bumagsak ako dalawang beses. Paiba-iba ng tanong, so hindi pwedeng kakabisaduhin mo yung sagot. Kasi hindi lahat mauulit. So, may mga bagong question bawat batch. Okay, sige, punta na tayo. Oh, let's go. Okay, so ito yung LTO compound ng district branch ng Santa Maria LTO. Nandito siya sa gitna ng Yamaha sa kanong isang yun. So ito yung entrance. Okay, so pasok tayo. Meron dyan entrance na kasulat. Tapos itong building na blue, ito po yung LTO. So dyan tayo pupunta. Sasubmit natin yung requirements. Actually, hindi eh. Pagpunta dito, sabi nung guard, ayan, punta tayo sa kabilang side, dun yung LTO, di ba? Sabi nung guard, punta muna tayo sa medical, dito sa medical certificate. So, pasok tayo dyan at bibigyan tayo ng form. So, dalawang form ang fill upan natin dito, isang pang medical saka isang pang LTO. So, meron silang nakaprovide na mga silya. Dyan natin fill upan, tapos saka natin isasubmit yung mga form kasama nung lisensya na luma doon sa guard doon. Okay, come on, let's go. Okay, so nandito tayo ngayon sa labas ng medical. So ito, binigyan tayo ng form. Meron tayong dalawang form. So isa para sa medical, saka ito yung sa LTO. So may fill up ang kang information sa LTO. Ito yung sa medical. So dito, fill upan mo lang ng information mo, tapos checkan mo yung mga sakit na meron ka. Yung mga sakit na wala ka. So, ino mo lang kung wala kang sakit. Pero kung may sakit ka, checkin mo mabuti. Tapos, isasubmit natin dito sa LTO. Ayan, ito yung may mga tarpaulin sila kung paano mag-register ng sasakyan, mag-renew ng lisensya. Ayan. So, basahin nyo yan kasi ang tagal ng oras mo maghihintay. Mami-memorize mo yan. Okay, so ayan po. Naghihintay lang tayo ng tawag. Tinawag na tayo, 585 para sa license. So window 4 na lang hintayin natin. Window 4. Okay, so sa babayaran, 584 o 585 dito sa license renewal. Sa medical naman, 600. Ayan, ito yung unang tawag. So tinawag tayo para mag-fingerprint at para mag-pirma. Tapos, ito yung pangalawang tawag. Dito naman, ibibigay yung printout ng lisensya. Eh, ito na yung lisensya. Kaya lang, bumalik ako kasi ibang mukha yung nasa lisensya ko. Ayan. So, okay na. So, ito na. Binigay natin. Pinakita ko doon sa babae. Ipiprint niya uli yung bago.
Alright, ayos, tapos na. Nagka-problema lang dun sa ID. Iba yung mukha na nakalagay dun sa lisensya. So ayun, alas 12 pasado. 12. Alas 9 yata tayo dumating. So mga 3 oras. So kung magpaparin nyo ka ng lisensya, may idea na. So to review, ang kailangan natin yung sa portal, yung sa website. May exam kasi doon. Mag-i-exam ka, so kasama yon. Tapos may medical dito, pwede dito, pwede sa mga authorized LTO. Magpa-medical, tapos pipila ka na doon. Doon yung 3 oras.